Try. Drive 45. Look at his sword. Yeah. What can you say? Out of 10. 11. No way. Mm-mm. Oh my god. Sauce is beautiful. Is it? The pork is so tender. Is it salty? It's right now. So right now, I put oyster sauce in it. Just takes it down a bit. So ayun. Nagustuhan niya, guys. Magluto na naman tayo ng adobo ngayon. So, yung asawa ko kanina nag-request, gusto niyang kumain ng Filipino food. Pero gusto niya ng adobo na baboy. So, ipagluluto ko siya. Nag-crave daw siya ng ano, ng Filipino food. Kaya sabi ko, no problem. That's very easy and simple to do. Wish granted. Pero, so ayan, meron akong pork dito na nabili kanina. Yan, may taba, konti. Tapos meron akong onions. And then, garlic. Tapos, lagyan ko lang yan ng ano, ng vinegar and soy sauce. Gusto ko yung ano, gusto ko yung dry na adobo. Yung parang sa probinsya namin na adobo. Masarap yun. And then, iba-iba kasi yung adobo. Gusto ko yung adobo na dry. Masarap din yung may sabaw, pero syempre, iba din yun. Kaya, here is the pork. And then, ano lang, vinegar and then soy sauce. And then, ground black pepper, and then brown sugar. Yan. Brown sugar. Simple lang ito na adobo. As in yung pang probinsya na adobo talaga. So, syempre ang gagawin ko dito ay lutuin ko muna yung matatabang baboy. Gusto ko i-render yung fat muna para mabilis na lang siya ano, lutuin. And then, after nito, lagyan lang natin ng tubig para palambutin yung ano, karne. Diyan ka muna. Ay! Na, ayan na. Putok-putok na to. Yung skin kasi niyan eh. Tapos, mix-mix lang siya natin hanggang talaga sa mag-melt yung ano, yung taba. Hanggang sa mag-brown ng konti. Eh, huwag ka namang pumutok-putok, eh. Katakot naman to. I-brown lang natin both sides. Ay, huwag naman po. Yan, masarap to mamaya. So ayan, nilagay ko na yung laman ng baboy. Minix ko na siya dahil nag-brown na yung ano, yung fat. Ganyan lang siya. So ang gawin ko dito is lagyan ko na siya ng peppercorn o paminta, yung buo. And then lagyan natin ng bay leaves yan. Lagyan natin na ng mga apat na piraso. Tapos ilagay na natin yung garlic at onions. Mix natin. Gusto ko yung dry lang talaga siya na adobo. Grabe ang bango. Mix-mix lang natin yan. And then takpan natin to. Ganyan. So, ayan, lagyan natin siya ng vinegar.
Tapos din natin siya ihalo. Sabi nila, don't mix it. Just leave it there. And then saka na natin lagyan ng soy sauce. So ayan, lagyan na natin siya ng soy sauce. Ayay. Maraming soy sauce. Kasi gusto ko ma-dry siya tapos brown yung kulay. And then lagyan siya natin ng brown sugar. So ngayon lagyan natin ng tubig to hanggang sa mag-ano siya, ma-tender yung meat. And then takpan natin hanggang sa kumulo at lumambot yung karne. Kiribels na yan. Bayaan natin, hayaan siya natin kumulo at mag-tender yung karne. So yung asawa ko, minsan talaga sa feeling niya, pag gusto niyang kumain ng mga Filipino food or Asian food, pinagluluto ko siya dahil may alam naman ako kahit papano magluto. Since kanina, nag-request siya ng adobo, sabi ko. What do you like? Chicken or pork? Ay. Siyempre gusto niya ng ano, gusto niya ng pork. So ayan, pinagluto ko siya. Tapos nagluto din ako ng chicken na niluto ko siya sa oven with vegetables para ano, may pagpipilian siya. Meron din akong rice. Kasi rice is life. Alam niyo naman, pag tayo mga Pinoy, 'di ba? Pag yung ulam adobo o kaya mga tinola, mga ganyan, syempre kailangan may rice 'yan. So ayun yung ginawa ko. So ayun. Antayin na lang natin na mag-reduce yung ano, yung sabaw. So buksan lang siya natin para mag-reduce na yung ano, yung sabaw niya. And then, antayin na lang natin na mag-tender yung pork. Then, saka natin dagdagan ng mga pampalasa yan. So, yun guys. Ilagay na natin yung salted black beans. Yan. So, nalagyan ko na pala siya ng, ano, ng brown sugar. Yan. Para mas masarap. Dalawa nang binuksan ko dahil dalawa naman yung nabili ko, so caribels na. See, nag-reduce na yung sauce. Yan, ito yung gusto ko, yung parang dry na adobo. Yan. And then, tikman ko lang muna kung okay na yung lasa niya. At dahil pag kulang yung lasa niya, dagdagan natin ng ibang pampalasa. Tikman ko lang muna siya. So, he will try it. Is it good? But for me, I think I need to put a little bit of brown sugar. It's very sweet anyway. Yeah, it should be like that, the taste. It should be like a bit sweet and salty. Yeah. Because you know what? This one is a bit salty. Very salty. So, ayun. Dagdagan ko siya muna ng mga siguro brown sugar lang, kunti, para mabalance yung lasa na alat and then tamis. So, ayan. Mix na natin. So, nalagyan ko siya ng kunting oyster sauce and then kunting brown sugar para talaga magbalance yung lasa niya. Kunti na lang. Mag-reduce na yung sauce. Grabe, napaka-tender ng ano, ng pork. Look at this. Very tender. Yan. Lagyan ko pala siya ng ano, ng spring onions. So, ayan guys. Nilagay ko na yung spring onions. And then, nag-reduce na yung sauce. Ah, grabe. Super bango.
Babe. Come here, darling. I want you to try it. Yan, malapit na talaga mag-reduce. Kunting-kunti na lang. Gusto ko yung wala na talagang sabaw. Babe! Come here. I want you to try it. Grabe, look at this, oh. Kung gaano siya ka-tender. Super tender. Charot. Oh, di ba? Ang lambot. Adobo, pork adobo. Ayan. Oh my God. Grabe. Di ba? Di mo maglaway. Super sarap talaga. So ayan guys, luto na ang ating adobo. Tikman natin kung anong kalagayan nito. Tikman natin yung adobo na super tender na. So, tikman ko yung mataba at then tikman ko rin yung laman. Yan. Look. Tikman ko muna itong laman. Oh my God. Diyos ko, pasaylo ako. Oh my God. I'm so happy, my God. Ang sarap. Wala, first time ko to. So, ayun, luto na. So, yun lang, guys. Dahil nga, nag-request yung asawa ko ng adobo, so, pinagluto ko siya. And, there you go. Charot. So, ayan. So, guys, if you like my video, if you like this video, please, like, comment kayo dito sa baba. And then, subscribe na rin kayo para syempre pag may mga bago akong video mapapanood nyo. Thank you everyone, have a good night. Look at this once again. Glad you like it. Of course, I'm glad you like it. So ayun, may ulam na kami, tapos may ulam na kami bukas hanggang sa ilang araw pa to. Syempre hindi namin naubusin yan. Kunti-kunti lang naman kami kumakain eh. Bye!